Ngayong araw na to ay tutuparin natin ang pangarap ng isang player na maging scholar ng Mavs sa loob ng isang linggo. Pero bakit nga ba siya ang napili namin? Eh mas marami namang mas magaling, mas malakas at mas may potensyal kesa sa kanya. Ito ay dahil sa storya na ibinahagi niya. At alam ko na marami ang makaka-relate dito. Ako po si Rafael Asi Patalinhog, o mas kilalang Yayi sa lugar namin. 21 years old, from Cailom 2, Pandacan, Manila. Kayo yung nasa gate, no? Sabi na eh, namukhaan ko. Kami yung pumasok. Justin. Rafael, welcome sa Mavs. Wala pa si Labid eh. Wala pa si Labid. Guys, si Rafael, ang ating bagong scholar. Sino kasama mo? Ay, hello sir. Nice to meet you po. Nice to meet you. Ready ka na? Ready na po kaya. Tara. Opa. Welcome sa Mavs. Thank you po. Ready ka na? Ready na. Tara. Yun. Magandang gabi po. Kaya mo, magandang gabi po. Uncle Joe! Oy. Ang bago nating scholar. Listening. Kusta? Okay. Saan galing? Sa ano po? Pandacan, Manila po. Saan welcome, welcome. Welcome. Welcome to the rotunda. Karap, may papakilala ko sa'yo. Tara, tiga dito. Iwan ko na lang. Oo, balikan mo lang mamaya. Paso! Uy! Hey! Nice to enjoy ah. Nice to enjoy. Anong parang mo kuya? Ashley, welcome sa Ashley. Okay, Ashley. Tara. Tara dito sa mama. Ito yung magiging room niyo. New roommate par. Sama tayo. Sama tayo par. Pero sana ako ya. Sa Pandacan niya Manila. Malasta siguro yan. Sino ako dito sa tricycle? G. Welcome. Pahinga ka muna. Bukas papalala tayo, Coach Mab. Welcome. Welcome sa Mavs. Welcome. Yeah. Welcome, kuya. Kulingan mo palagi. Siya nga ay si Rafael Asi, na galing ng Santa Ana, Manila. Nung makita ko ang videos niya, ay nakitaan ko din talaga siya ng husay. Yes, sir. All right. Magaling mo. Yun nga lang, nakakalungkot dahil sa hirap ng buhay ay kinakailangan niya magtrabaho sa murang edad na 15 anyos. Naranasan ko po magtrabaho sa murang edad nung 15 years old po ako. Naisama po ako ng kaibigan ko sa isang trabaho po na kailangan po ng tao. Nag-truck loader po kami. Yun, isang buong araw po, alas trabaho lang po. Kasi hindi naman po kami galing sa mayamang pamilya, ganun po. Kailangan din talagang kumita ng pera kahit papano. Kumbaga, tulong na lang din po sa magulang. Kumbaga, less gastos po sa kanila. Pinasok niya ang pagiging loader ng truck. Naglalamove rider din siya at gumawa ng aircon. Lalong-lalo na nung panahon ng pandemya. Pero guys, commercial muna tayo. Dahil gusto ko lang sabihin sa inyo na tuloy-tuloy lang ang pagtanggap ng Mavs Academy sa mga enrollees na gustong makapasok. Again, if you want to enroll, message nyo lang kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page and magkita-kita tayo sa mga susunod na ensayo. Isa po sa pinaka mabigat na naranasan po namin is nung nag-pandemic po, talagang wala pong diskarte, kumbaga wala pong laro. Talagang sa bahay lang po, lockdown. At yun, aya po ako ng pinsan ko na sumama po sa trabaho po
Ayun, yung aircon cleaning po. Ayun po, dun na po. Buong pandemic po, nagtuloy-tuloy na po yung trabaho ko. Kung ano-ano po pinasok ang trabaho. Una po yung aircon cleaning. Pangalawa, naglalamove po ako. Sumunod naman po dun, yung nag-call center po ako. Yun, yung nagtuloy-tuloy na po sa aircon cleaning po. Hanggang sa bumalik na po sa normal, balik din po ako sa pag-aaral ng grade 12. Nang malaman ko na ganito siya kapursigido, ay agad kong naramdaman na deserve niyang maranasan ang maging scholar. Bakit? Dahil baka sa loob ng isang linggo ay meron siyang mapulot or matutunan na pwede niyang gamitin hindi lang sa basketball, kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, grade 12 po ako. Meron po akong malaking pangarap sa college. Sana makapasok po ako sa malalaking school, gaya po sa makalaro po sa NC, UAAP, at makalaro po sa ProSince. Kaya sobrang laking opportunity po sa akin na binigay ni God na mapunta po ako dito kay Coach Mabs, na matagal ko na pong pinapanalangin sa kanya. At ngayon po, binigay niya po sa akin to. Excited akong maibigay sa kanya ang tamang mentality and attitude. Dahil kung ang makakatanggap nito ay katulad niyang porsigido, ay siguradong magagamit ito ng maayos. Gusto ko po mapasama sa Mavs dahil matagal ko na pong pangarap to. Ba ilang taon na po, talagang pinagdadasal ko po na sana isa po ako sa mapasama rito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigay niya po sa akin tong malaking opportunity na to. At hindi ko po sasayakin to. Nakikita ko po sa Mavs na talagang yung training, grabe talaga yung training. Alam ko pong makakatulong po sa akin yun, sobrang laking tulong po. Lalo sa kagaya ko. At hindi lang po sa training, lalo sa mga samahan po. Talagang solid din yung samahan. Kumbaga hindi lang po sa about sa basketball, kundi kwentong buhay din po, ganun po. Si Rafael ang patunay na hindi madaling maging scholar ng Mavs. Araw-araw sobrang dami nagbimessage sa amin. Nagsisend ng mga credentials, nakapaglaro ng mga malalaking liga, pero hindi lahat ay napagbibigyan bilang isang scholar. Bakit? Dahil hindi lang kami sa galing nakatingin. Katulad ng sinabi ko ay napakaraming mas magaling sa kanya na nakapaglaro ng malalaking liga. Pero bakit siya? Baka ikaw, isa rin sa katulad ko na nangangarap makapasok dito at hindi ka pa napapansin. Huwag kang titigil, magantay ka lang ng tamang panahon. Sama mo lang din ang dasal palagi at ibibigay sa'yo ng taas yun. Gusto ko lang po magpasalamat unang-una sa Panginoon dahil binigyan niya po ako ng ganito kalaking opportunity at nadinig niya po yung dasal ko na matagal ko na pong pinapangarap na makapasok po dito sa Mavs. At syempre kay Coach Mavs po na nagbukas po sa akin ng pinto para bigyan po ng ganito opportunity kagaya ko. Kay Kuya Topper po na napansin po yung message ko para matulungan po ako makapasok dito kay Coach Mavs. At sa mama at papa ko po, maraming salamat palagi sa suporta at sa kuya ko na nagatid sa akin dito. Sa mga kapatid ko at sa pamilya ko po. Sa girlfriend ko po, sa family niya po, at sa mga boss ko, Boss Anthony J. Thomas, Boss Tristan Thomas, Madam K. Ann, Boss Jan Baldago, at sa mga kalugar ko sa Kailom Town sa Friday the 13th. Maraming salamat po sa inyo. Sana suportahan niyo po ako dito. Kaya't hanggang dito na lang muna guys. And sino kaya ang susunod na scholar ng Mavs? Magkita-kita tayo sa mga susunod na videos.